Alright, shout out mga master. Ayusin natin ngayon yung Shimano Altus na shifter. Susubukan nating ayusin kung kayang ayusin kasi ayun yung lumipat. Ayun, bago to. Pero hindi ko napansin nung dineliver. Ayun yung lumipat. Stock up siya. Bubuksan natin to kung kayang ayusin. Ayan. Para mapagana at magamit. Shimano Altus 9-speed. 3x9 to. So, ito yung gagamitan natin ng tools na ano lang to, Allen wrench lang. Ay, Phillips screw. Phillips screw. Siyempre kung hindi pa kayo nakasubscribe, subscribe niyo na yung YT ko para makita nyo yung mga iba ko pang gagawin. Bali, bago lang yung ano natin ah. Bago lang ako gagawa ng mga ganito. Mga repair na binibidyohan para maipost. Subukan lang natin, baka kung sakaling kumita rin. Edi happy tayo. Edi meron akong paparapol na naman ng mga pyesa. Ayan, may rapol kasi tayong libre. So ayan, tanggalin ko muna to para makita nyo. Gamitan nyo ng Phillips screw. Yung Phillips screw nyo siguro duwin yung hindi bungi para hindi masira yung screw niya, yung tornilyo. Ayan. Meron pala akong maliit na shop dito sa Namayan. Ang address ko 407 JP Rizal Street, Namayan, Barangay Namayan, Mandaluyong. Kung gusto nyong pumunta at hindi nyo kabisado, pwede nyong i-waste yung ang lumalabas kasi sa waste ay ano, RGU Tapsilogan. Yan yung lumalabas sa waste. Ayan, baklasin muna natin to. Ayan, tanggalin. Ayan, yung tornilyo nyan, dalawa. Ito, tsaka to. Ayan, tatanggalin muna natin yan para masilip natin yung loob kung ano nangyari sa loob kasi stuck up. Kailangan natin matanggal ito. Ayan, tanggal na yung tornilyo tapos bubuksan natin, pero daan-daan lang kayo kasi may mga pumipitik na ano dyan. May mga pumipitik na tawag nito, ayan yung loob niya. Spring. Bali, itong spring lang naman na to yung pipitik dyan. Ayan, yung sa change gear niya. Tapos ayan. Matigas. Ibig sabihin, hindi pumapasok yung ipin niya pagka nel-tuck. Ayan, hindi pumapasok. So ito may sumasabit siya. Kinabit to, ay paano mangyari yung datatanggalin na to? Ayaw niyang hindi, quick release yan eh. Ayaw mo ba i-quick release? Pwede, pero pwede. 36 na ako. Oo. 36 clamps. Sumasabit. Hanapin natin yung sumasabit. Saan siya tumatama? Kasi kung dito. Ayun.
siya. Hindi. Parang may mali. May mali. Ayan yung ngipin kasi na yan. Asan na yan? Ayun no. Yung ngipin na nandun sa loob. Kaya lang parang mahirap makita. Pagka dapat kasi naka-release yun. Ayan. Kaya lang kung babaklasin natin to, napakita ko dito sa kabila para makita. Masilip nyo yung spring sa kabila. Alin? Wala na, isa lang yan, A2. Buksan mo na lang. Akin na, bubuksan ko mamaya. Yan yung yung isang shifter niya naman, ang problema. Hindi matanggal yung kable ng kaliwa. Yung L2 na A2. 3x9, 3x7. Buksan ko muna to para makita nyo kung mga siraan yung ano dyan, siraan yung tawag nito, yung mga siraan yung mga tayo umiikot. Ayan yung ngipin niya. Tumatama siya dun sa babanggaan yung dalawang ngipin niya. Yan, hindi lang maganda yung pagkalagay. Pero okay to. Yan, ayusin natin. Kayang itulak. Itulak. Yan, ito. Dapat nasa pangalawa siya. Para umangat. Kailangan haltakin ito. Ayun. Ayun, haltakin na siya. Ayan. Okay na. Ayos na. Kailangan ha. Pag nakakabit na kasi ito sa dulo ng FD, tutunog na yan, kiklik na yan. Pag kumlik yan, okay na yan. Ayan, masiship na natin siya. Ayan o, pagka pabalik, magagamit na siya. Ayan lang, napakadali lang. Kasi yung iba nito, ano yan, tawag yan, factory defect. So, parang hindi lang siya naisalpak ng maayos. Lalo na kapag bago, may mga ganyang issue talaga.